What's up mga parekoy? Welcome back sa ating Anime Tagalog Talakayan. And here we go! Nandito na naman tayo para sa another Naruto content. Tara guys, palakasin natin, pausbungin natin ang mga local or Pinoy anime content creator. Suportang tunay lang, walang toksikan, walang siraan. Yan lang ang kailangan natin upang manatili tayong merong representative ng mga Pinoy anime content creator. Kaya support local guys! And anyway, for today's video ating ang tatalakayin ang patungkol sa mga Anbu. So tara guys, atin ang umpisahan. Umpisahan natin na kung ano nga ba ang Anbu. At kasama rin dito ang mga Anbu na nanggaling din sa iba't ibang bayan. Top 22 Anbu sa buong kasaysayan ng Naruto. Anbu, Anbu Black Ops, literally meaning dark side. Short for Ansatsu Senjutsu Tokushu Butai, literally meaning Special Assassination and Tactical Squad. Ang pagiging Anbu ay nakadepende sa experience. At sa Anbu ay may tinatawag tayo na squad leaders. Sila yung leader ng bawat grupo ng Anbu. At ang Anbu mga boy ay nahati ito sa 7 division. Ito ang tinatawag natin na Falcon, Owl, Bear, Cat, Frog, Wolf, at Dragon Division. Ang Falcon Division ay specialized in the hunt and disposal of enemy ninja. Basically guys, consider din natin sila as hunter nin, shinobi hunters in a sense. Itong Anbu Falcon Division mga boy, ito yung tipo ng mga ninja na nagahunt ng mga tao na nakalista sa bingo book. At dito naman sa Owl Division, sila ay specialized in stealth and information retrieval. Itong Anbu Owl Division, yung mga miyembro dito ay eksperto sa paggather ng information nang walang nakakaalam. At ito namang Bear Division ay specialized in protection and investigation. Kilala din sila guys sa kanilang defensive abilities as well sa kanilang internal investigation skills. Kasama rin dito ay yung walang makakatakas sa kanila na sekreto na hindi nila mahanap. At ito namang Cat Division, specialized naman sila sa stealth at assassination. Basically guys, mas bihasa sila sa pag-assassin. At ang Frog Division ay specialized naman sa medical and crisis. Combat medics din sila mga boy. Kumbaga itong Frog Division mga boy is yung support type. At dito naman sa Wolf Division ay specialized sila in torture and interrogation. Kumbaga yung biktima dito is yung pipigain nila. Then sa Dragon Division naman ay specialized sila sa organization and gathering. Kumbaga sila yung nagagather na mga Anbu team. Kung ano yung plano, sino yung magiging kakampi, kaninong grupo mahati, sila yung nagdidesisyon. At kilala din sila bilang ambassador and messenger from village to village. So ayun nga yung 7 division ng Anbu mga boy. At syempre, may tinatawag tayo na special division or subdivision na tinatawag natin na root or foundation na pinamumunuan ni Danzo Shimura. Ngayon mga boy, nalaman na natin kung ano ang Anbu at nalaman na din natin na nahati ito sa magkakaibang division. Ngayon naman, ating alamin sino-sino nga ba ang mga kilalang Anbu at sino nga ba ang pinakamatikas, pinakamalakas at pinakamatinik sa kanilang lahat sa kasaysayan ng ninja. So uunahin ko na nga dito si Tanuki Shigaraki. Itong si Tanuki mga boy ay isang scientist and researcher of Root. So miyembro siya ng Root mga boy at isa din siyang Anbu. At ang isa pang Anbu dito na kilala natin ay itong si Fu Yamanaka. Nakita na natin siya guys doon sa laban niya kay Obito. At syempre ang isa pa dito ay itong si Torune Aburame. Basically guys, siya yung kasama ni Fu Yamanaka na lumaban doon kay Obito. Isa din siyang Anbu mga boy. At ang isa pa dito ay itong si Yashamaru. Itong si Yashamaru guys ay siya yung right hand man of the 4th Kasikage. At isa din siyang medical ninja. At syempre ay isa din siyang Anbu. At ang kasunod ay itong si Ayo. Anbu din to mga boy. Siya rin ay member of the Miss Hunter Nin Corps. At ang isa pa dito na known Anbu ay itong si Raiga Kurosuki. Siya din ay naging member ng 7 Ninja Swordsmen of the Miss. At isa din siyang Anbu of Kirigakure. At kung matatandaan nyo mga boy, minsan na siyang nilabanan ng batang Naruto at batang Drunken Rock Lee. Pero guys, hindi naman siya namatay laban kali Naruto at Drunken Rock Lee. Bali ang nangyari kasi sa kanya ay nagpakamatay siya sa sarili niyang skills o sa sarili niyang jutsu.
At ang kasunod pa dito na known Anbu ay itong si Tsurugi. Siya yung head of Kirigakure Hunter Nin. Naging Anbu din siya, mga boy. At ang isa pang known Anbu dito ay itong si Hinoko. Kung matatandaan nyo guys, mapapanood din natin siya dun sa Naruto Shippuden sa mga bandang 500 episode na. Isa din tong Anbu si Hinoko, mga boy, na may kakayang gumamit ng chakra needle. Kapag natamaan ka na ng chakra needle niya ay pwede kang maparalyze. So bagay na bagay nga sa mga palihim na mission tulad nga ng ginagawa ng mga Anbu. At ang isa pang non-Anbu dito ay ang kasama ni Hinoko na si Ro. Ang kaya namang gawin ni Ro is yung chakra disguise at manipulahin yung chakra ng ibang ninja. So bagay na bagay nga din sa Anbu Black Ops. At ang isa pang non-Anbu dito ay itong si Yuga Uzuki. Itong si Yuga Uzuki, mga boy, siya yung naging jowa ni Hayate. At isa sa kayang gawin ni Yuga Uzuki is yung Hazy Moon Knight including Dance of the Crescent Moon. Ito yung magagawa niyang ilusyon, yung mga espada na nagkakaroon nga ng after image. At kung matatandaan nyo, ito din si Yuga Uzuki, siya yung nakakita kay Sasuke pagkatapos ng Uchiha Clan Massacre. Yan nga si Yuga Uzuki, mga boy, isa din siyang Anbu. At ang isa pang non-Anbu dito ay itong si Sai. So alam na natin yan guys. At si Sai ay naging miyembro ng Root. At ang kasunod pa dito na non-Anbu, syempre ay itong si Shin. So galing din siya sa Root, mga boy. At matagal-tagal din siya nakasama ni Sai. Parehas silang naging Root member ni Sai. Yan nga ay si Shin. At ang kasunod pa dito na non-Anbu ay itong si Zo. Kung matandaan natin guys, minsan na natin nakita si Zo at Anbu Captain siya doon sa Konoha Crash Arc o yung Orochimaru versus Hiruzen. At Anbu Captain din siya doon sa Pain Assault Arc o yung pag-atake ni Pain sa Konoha nung kinalaban nila yung summoning monster na malaking aso ni Pain. At yan nga si Zo, mga boy. Ganyan siya kalakas at katikas na Anbu. At ang isa pang naging Anbu na hindi na rin natin napansin ay itong ang si Choza Akimichi na siyang ama ni Choji. At siya ay naging Anbu na rin doon sa Naruto Shippuden the movie The Lost Tower. At bukod dyan kay Chozo, kasama niya rin dito si Shibi Aburame na siyang ang ama ni Shino. So parehas lang din guys, naging Anbu din siya dito sa Naruto Shippuden the movie The Lost Tower. At ang kasunod sa ating listahan na naging isa na ring Anbu ay itong si Captain Yamato. Basically guys, naging root member din si Yamato, mga boy. Kaya din gumamit ni Yamato ng wood style o wood release. At ang kasunod dito ay itong si Zabuza. So basically ay naging member din si Zabuza ng Seven Ninja Swordsmen of the Mist. At naging Anbu din siya ng kanilang bayan, mga boy. At ang kasunod dito ay itong si Kakashi Hatake. So pagkatapos nga mamatay ni Rin at inakala niya rin na wala na nga si Obito, eh pagtapos ng pangyayaring iyon ay inassign siya ni Minato sa Anbu. Dahil yun lang yung naisip ni Minato na paraan para maibsan ang sugat sa puso ni Kakashi dahil nga sa pagkawala ng malalapit sa kanya. At dun nga nag-umpisang maging Anbu member si Kakashi at kinalaunan ay naging Anbu captain din siya, mga boy. At ang kasunod dito ay itong si Orochimaru. So para sa mga hindi nakakaalam, siguro guys marami nga talagang hindi nakakaalam na naging Anbu din itong si Orochimaru. So kung babalikan natin guys, minsan na din naging root member si Orochimaru. Ayan guys, kung matandaan nyo yung part na yan. Yung matapos ngang ma-disband yung Team Hiruzen, eh doon na nga naging Anbu member at sumali sa root itong si Orochimaru. At nagtrabaho ng direkta kay Danzo Shimura. Pwede niya rin basahin sa Narutopedia guys. Ayun mga boy. So ito nakalagay, sometime after Team Hiruzen was disbanded, Orochimaru became an Anbu member and joined Root to work directly under Danzo Shimura. Kaya consider talaga natin na naging Anbu si Orochimaru based na din sa ating napanood. At heto na guys, ang last 3 sa ating listahan na mga naging Anbu. Ang pangatlo nga dito ay itong si Minato Namikaze. So tulad nga kay Choza Akimichi at Shibi Aburame, itong si Minato Namikaze guys ay naging Anbu din doon sa Naruto Shippuden the movie The Lost Tower. So na-assign silang tatlo doon para sa isang special mission. Yan kung makikita nyo, silang tatlo yan. Si Choza Akimichi, Shibi Aburame at Minato Namikaze. At ang pangalawa sa ating listahan na minsan na nga rin naging Anbu ay itong si Uchiha Shisui. Eto guys, alam ko ang marami sa inyo ay hindi talaga alam na naging member ng Anbu si Shisui.
So sa madaling salita guys, ay basahin natin sa Narutopedia. Ito nakalagay dito, Shisui Uchiha was an Anbu from Konohagakure's Uchiha clan. So malinaw naman nyo mga boy. At syempre, ang panguna sa ating listahan, alam nyo na, si Itachi Uchiha. Sa edad na 11 ay napasok na nga sa Anbu si Itachi. At sa edad naman na 12 ay napromote si Itachi as Anbu Captain. At sa edad na 13, dahil na rin sa request ni Danzo at sa acceptance ni Hiruzen, doon na nga tuluyang naging Anbu Captain si Itachi. So para sa akin guys, si Itachi na yung pinakamaangas na naging Anbu. Biruin nyo naman mga boy, bata pa lang at hindi pa Anbu, nakapagpabagsak na ng Anbu si Itachi. At ayon na din kay Shisui na sinabi niya sa mga Anbu nung lamanan nila ito, wag daw mamaliitin si Itachi dahil nga si Itachi ay kakaiba. Kaya para sa akin talaga mga boy, si Itachi na yung pinakamaangas na naging Anbu. At hanggang dito na nga muna tayo mga boy. Salamat sa inyong panonood at sana'y nag-enjoy kayo. Sa mga nagustuhan ng ating videong ito ay pahilike na din guys. At huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong makasubaybay sa ating mga anime Tagalog talakayan. Maraming salamat mga idol, Lodi Cakes, Lods at kapatid, kaibigan ko at kumpare. Maraming salamat guys. Hanggang dito, tayo nagpapaalam.